Good day, mga kalapatids. Welcome back dito sa akin channel sa Tropang Kalapatids, Pare and San Loop TV. At kung bago ka lang dito sa akin channel, pagkatapos mong panoorin yung video na to, please like and subscribe dito sa akin channel. At i-click mo na rin yung bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. So yan, ang videos for today mga kalapatids. Ipapakita ko sa inyo si Dawan. Naalala nyo yung unang anak ni engineer, yung Tacloban finisher natin. So, nagkaroon siya ng bulutong mga kalapatids or yung pigeon pox. So, papakita ko sa inyo si Dawan ngayon at bibigyan natin siya ng treatment na alam ko mga kalapatids. Ibig sabihin yung pamamaraan ko kung paano ko gagamitin yung mga bulutong nila mga kalapatids. So, yan mga tropa. Hindi natin alam, what the fuck? At hindi ko rin alam kung bakit nagkakaroon yung mga alaga natin ng bulutong. So maraming nagsasabi, iba-iba rin yung dahilan kung bakit nagkakabulutong yung mga alaga natin. So meron nagsasabi na kagat daw ng lamok, dahil daw sa lamok kung bakit nagkakaroon yung ibon natin ng bulutong. At meron din na nagsasabi na dahil nasa dugo na daw nung ibon yun na nagkakaroon ng bulutong. Hindi totoo yan, mga kalapatids. So, gagawin natin na paggamot kay Dawan. Bibigyan natin sa kanya na treatment mga tropang kalapatids. Papainumin lang natin siya nung pamintang buo. Yung bilog, mga 3 piraso nun mga kalapatids. So, dati rin kasi nagkaroon na yung mga ibang alaga ko noon nung una pa lang ako nag-aalaga ng kalapate mga kalapatids. So yun nga, palagi ko lang silang pinapainom ng 3 piraso nung paminta tuwing umaga yun mga tropang kalapatids. So huwag nyong papainomin ng sobrang dami dahil hindi maganda yun sa mga alaga nating kalapate. Isusuka lang nila yung ininom nilang paminta, yung sinubo natin na paminta. So nasubuan ko na rin kasi yun mga kalapatids, na dinamihan ko yung subo ng paminta. Ang nangyari sa resulta mga kalapatids, sinuka nila yung mga paminta tsaka yung ipapan nilang kinain mga kalapatids. Kaya una ako na kayo, huwag nyo nang subuan ng maraming paminta. Hindi gagaling agad yung bulutong nila pag sinubuan natin ng marami. So, bigay lang tayo ng treatment. Hindi mo may bibigay yun eh. Yan. Yung paminta, 3 beses. Ay 3 piraso ng paminta sa isang araw. Sa umaga lang mga kalapatid. So, iba't ibang kumot din naman yung binibigay ng iba pa nating kalapatids. So, yung mga napapanood ko dati, nagbibigay sila ng ganito yung paminta kagaya ko, at meron din iba na nagbibigay pa ng ibang gamot para matanggal yung bulutong ng mga alaga nilang kalapati. So meron din gamot mga kalapatid si Bio Research, Bio Pigeon. Meron na imbento yung mga foreign supplier nila na gamot sa bulutong mga kalapatid, yung bago yung Antipax. Yan. Kung gusto nyong magbigay sa ibon nyo neto, so mag-search lang kayo, kontakin nyo yung Bio Research, Bio Pigeon. Agad-agad magre-reply sa inyo yun mga kalapatids. So yan, kukunin ko na si Dawan para bigyan ng paminta at mabigyan ng treatment ngayong araw. So tara mga kalapatids. So ayan mga tropang kalapatids, ito na si Dawan. Nagkaroon siya ng bulutong dito sa kanyang ulo. Ayan. Ayan, napapansin nyo. Diyan siya nagkaroon ng bulutong, tsaka dito sa kanyang tuka. Ito. Tsaka dito rin sa ilong. Ayan mga kalapatids. So, sa paa naman mga tropang kalapatids, wala siyang bulutong dito.
So si Dawan lang yung unang nagkaroon ng pigeon pox dito sa akin loop, mga tropang kalapatids. So bibigyan na natin siya ng paminta para sa kanyang treatment. So para mabilis na mahinog yung kanyang mga bulutong mga tropang kalapatids. So wag nating kukutkutin yung bulutong mga kalapatids, baka lalo lang lumala yung kanilang bulutong pagka pinakailaman natin. So bigyan lang natin siya ng treatment para hindi na masaktan yung alaga nating kalapate. So yung iba kasi ginagawa nila, tinatanggal nila, kinukutkot. Yung iba, hinihiwa ng blade. So hindi natin kaya yun sa hindi natin kayang gawin yun sa alaga nating kalapate. So ayan mga kalapate, binigyan ko na siya ng tatlong paminta. So bukas na lang ulit bibigyan ko siya para mabilis yung paghihinog ng mga bulutong niya. So ayan, pag nagkaroon sa ibang puncher mga kalapatids, pagka nagkaroon ng bulutong yung alaga nila, yung iba ginagawa nila, pinapatay nila dahil daw baka makahawa sa iba pa nilang alagang kalapate. So hindi natin kayang gawin yan mga tropang kalapatids. So hanggat kayang gamutin, gagamutin lang natin yung mga alaga nating kalapate. So yun lang yung tips ko sa inyo mga kalapatids. Hanggat kayang gamutin, huwag natin papatayin. So hindi ito kagaya ng PNB na talagang walang gamot. So bigyan lang natin ng treatment yung mga alaga natin. So yun mga tropang kalapatids, nabigyan ko na ng tatlong pirasong paminta si Dawan. Yung buo yun mga tropang kalapatids, yung bilog. Yan. Ihintayin na lang natin na mahinog yung kanyang bulutong. So araw-araw natin gagawin yan hanggat mayroon siyang bulutong. Bigay lang tayo ng bigay ng paminta sa umaga. So iba't ibang pamamaraan din ng paggagamot yung binibigay ng ating mga kalapatids. So hanggat nakakabuti sa ibon natin at nakakapagpagaling yung ginagawa natin, yun lang, ibigay lang natin ang ibigay hanggang sa gumaling yung mga alaga nating kalapate. Nangyari na rin dati yan sa mga alaga ko nung una pa lang ako nagkakalapati mga kalapatids. Yung ibang alaga ko nagkaroon ng bulutong. So ginawa ko, sa mga napapanood ko, pinapainom lang nila ng paminta. Yung iba pinapaliguan ng tubig na may asin, yung iba tubig na malamig. So iba-iba yung pamamaraan mga kalapatids. So hanggat tama yung ginagawa nyo at mabuti sa alaga nating kalapati, ituloy-tuloy lang natin yun mga tropang kalapatids. So hanggang sa matuyo yung kanilang bulutong. So yan, nakita nyo si Dawan kanina, mahigit isang buwan na yun. Dahil nag isang buwan yun noong May 12 mga tropang kalapatids. At hanggang ngayon na may bulutong siya mga kalapatids, nakita nyo. Sana mapabilis yung paggaling niya mga kalapatids. So papakita ko sa inyo pagka naging makinis na ulit yung ulo niya tsaka yung tuka niya. So pag umilom na yung mga bulutong niya mga kalapatids, ipapakita ulit sa inyo para masabi natin na effective yung pagpapainom natin ng paminta sa kanya, yung pagbibigay natin sa kanya ng treatment. So yun lang mga tropang kalapatids, hanggang dito na lang yung video natin. Huwag na natin pahabain to. Please like and subscribe dito sa aking channel and click mo na rin yung bell icon para updated sa mga bagong video na i-upload ko mga tropa. So ayan, ingat kayo palagi mga tropa. God bless sa inyo.